naman si Brother Jose. Kalalaking tao, chismoso din. Hayaan mo yung mga wiretapping. Hello, mga langga, mga ka-OFW natin dyan, mga friends. Tara natin kung sama kayo, sulok ng mundo na roroon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagay. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon, magbibigay lang tayo ng latest update at syempre ng sarili nating opinion. Batay lamang o base sa ating napapanood. Kasi dito sa live ni Kuya Val Santos Matubang kanina na may title na nalaglag na ako. Kasi nga sabi niya nga, pagising niya ay nagulat na lang siya kung bakit nasa sahig na siya sa ilalim ng kama. Kasama niya yung pusa at wala naman daw yung tumulak sa kanya. Ano kaya yung ibig ipahiwatig nang nangyari kay Kuya Val Santos Matubang? Kahit dito nga ay sa kanyang live, may sinabi siya tungkol kay Brother Jose. Ito yung sinabi ni Kuya Val Santos Matubang. Panoorin natin, mga langga. Sabi ko sa inyong lahat, hindi ko kailangan ang defender. Hindi ko kailangan ang tagapagtanggol. Ang kailangan ko po mga reactors po na siyang magsa-shout out at tutulong, no, sa mga small YouTuber para lumaki po ang kanilang bahay. Walang kwenta. Ito naman si Brother Jose. Kalalaking tao, chismoso din. Hayaan mo yung mga wiretapping, ang tawag dito, yung mga record. Wala akong pakialam dyan. Kahit ba may mag-record dyan na kahit sino na lulusog dito at patayin tayo, wala akong pakialam dyan. Kahit sino pang magsalita, magbigay ng mensahe na, oy, papatayin si Kuya Bal, wala akong pakialam. Pinopromote yung channel natin. Ganyan dapat. Hindi yung puro kayo away. Kayo po ang nanggugulo dito. Yung mga nakikipag-away dyan, lumayas na kayo. Ito si Brother Jose. Isa rin yung madaldal din ito. Hindi kailangan namin ang tagapagtanggol. Wala kaming kaaway dito. Wala kaming kaaway. May mga away man sa amin, wala kaming pakialam dito. Wala. Kasi po, hanggat kami ay may maitutulong-tutulong kami, pag wala na, titigil kami. Ganun lang kasimple yun. Ganun kasimple yan, mga kalingap. Ayun na, mga langga, narinig natin at ilang beses sa ulit-ulitin ni Kuya Val Santos Matubang na ikaw, Brother Jose, kalalaki mong tao, chismoso ka. At sabi ni Kuya Val Santos Matubang ay hindi niya kailangan sa kalingap yung mga taong nag-aaway o mga defenders. Hindi niya kailangan na i-defend siya, Brother Jose. At wala siyang pakialam at hindi siya natatakot kung sakali man na pabagsakin si Kuya Val. Kasi nga, mawala man siya sa YouTube, meron naman siyang ibang pagkakakitaan. Maraming paraan para makatulong. Kaya sana ay huwag na daw gagatungan kung ano man yung mga naririnig natin na pabagsakin daw si Kuya Val Santos Matubang. Yun ang sabi ni Kuya Val Santos Matubang. Kasi nga, sariling opinion ko lang din yung sasabihin ko dito. Kasi nga naman, itama naman si Kuya Val. Siguro nga, punong-puno na nga si Kuya Val. Kasi nga, sabi niya ay, hindi niya kailangan ng defenders o tagapagtanggol niya. Ang kailangan niya ay reactionist para i-promote yung mga small YouTuber at yung mga channel ni Kuya Val, ni Kalinga Prab at ni Ma'am Edna. At isa lang talaga yung adhikain o layunin nila dito para lang makatulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga senior citizens na hindi na kaya nilang i-provide ang sarili nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At siyempre mabigyan ng kasiyahan yung mga taong wala ng pag-asa. Kaya hindi na kailangan ni Kuya Val Santos ng defenders at tagapagtanggol at yung
At kung dito da sa Kalingap ay gusto nyo lang ng away, ay mas mabuti pa na lumayas na kayo. Kasi gusto ni Kuya Bal na tahimik at walang gulo. Kaya binabalaan niya itong si Brother Jose na wag nang kung nga hindi kailangan ni Kuya Bal sa Kalingap ang nag-aaway. Ayaw niya ng gulo. Kaya sana naman kay Brother Jose, listen learn na to. Alam naman, at sinabi niya dito nga Kuya Val na itong si Brother Jose chismoso na at napakadaldal. Yan ang sabi ni Kuya Val. Kasi nga, di ba, siya yung nagsabi, sinabi niya at narinig niya rin sa kabila na meron daw taong gustong pabagsakin si Kuya Bal. Tao lang tayo. Ayon kay Kuya Bal Santos Matubang, murahin nyo man siya, awayin nyo man daw si Kuya Bal, ay tatanggapin talaga kayo ni Kuya Bal. Yan ang tunay na Kuya Bal, may mababang loob na kayang tanggapin. Kasi nga, diba, yung Panginoon nga ay marunong magpatawad. Tao pa kaya? Tayo pa kaya? Tao lang tayo. Wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Kahit anong laki ng kasalanan natin, meron din tayong may malambot na puso, alang-alang sa kay Kuya Bal, di ba? Kailangan din natin na magkaisa, kasi isa lang naman talaga yung layunin ng bawat isa, yung makatulong sa mga taong nangangailangan. Kaya nga sabi ni Kuya Bal, siguro nasabi ni Kuya Bal yung ganun na mga salita, kasi nga punong-puno na siya. Kasi nga kaliwat kanan maririnig niya nag-aaway yung nagpaparinggan hanggang sa dumating na nga yung point na nagdidemandahan. Kasi nga maraming mga istorya o mga salita-salita yung mga naglalabasan hanggang sa lumaki. Kaya nga ayon nga sa kabila sa nakaraang live nga ni Kuya Bal ay gusto niyang pagbatiin yung mga taong hindi nagkakaunawan, kailangan ng pacemaker dito. At sabi nga ni Kuya Bal, yung mga matatanda dyan ay hindi na dapat kayo mag-away-away. Dapat kayo yung magiging pacemaker. O diba? Kasi nga sa panahon ngayon, hindi na kailangan natin mag-away-away. Lalong-lalo na daw sa panahon ngayon, sabi ni Kuya Bal, dapat tayo maging ilaw sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, kasi nga maraming nagugutom. Kasi nga nang dahil sa pandemya, marami ang nawalan ng trabaho at maraming tao ang hindi nakakain ng maayos at walang maayos na tulugan. Hindi naman kasalanan nila na naging mahirap talaga sila. Yun talaga yung buhay na nadatnan nila, lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi lahat may trabaho. Kaya kailangan natin na tulungan sila. Imbis na mag-away-away kayo dyan o kung ano pa na pupunta kayo, magkasukaso kayo dyan, napakalaki ng gastos nyo kahit na hindi naman natin pera yan. Pero sayang naman kung pwede lang naman na pag-usapan nyo, pagbatiin na lang para walang gulo. Kasi nga mga langga, sa totoo lang, napakahirap pag may kaaway ka, hindi ka makakatulog. Yung dibdib mo ay punong-puno ng galit yan. Kung ano-ano yung mga iniisip mo, itry nyo na maging malinis yung isipan nyo, magiging clear. Para itry natin na magpatawad. Alisin natin kung ano man yung hinanakit sa puso at isip natin. Itry natin yan na alisin. I-let go natin, i-free natin yung sarili at puso natin. Diyan malalaman nyo na napakasarap sa pakiramdam. Yung parang wala kang iniisip na iba, yung makakatulog ka namang himbing, na yung parang free ka talaga yung anggaan ng pakiramdam. I-try nyo kasi nga, mahirap matulog, mahirap magpatuloy ng buhay natin sa araw-araw na lahat kung meron tayong sama ng loob sa dibdib natin at alam natin na meron tayong kaaway. Hindi magiging maganda yung buhay natin pag ganun yun ang buhay natin na meron tayong kaaway at meron tayong kagalit sa mundo. Kasi nga, kaya kung pwede lang na ikaw yung nakakaintindi at kung pwede lang na ikaw magpakumbaba, ay gawin mo yun. Kasi nga, wala namang mawawala sa atin. Tao lang tayo. At kailangan din natin magpatawad.
Kasi nga tao lang tayo at nagkakamali din tayo. Hindi tayo perpekto, walang perpekto sa mundong ibabaw. Kaya diba sabi nga ni Kuya Val, ayaw ko na hinahangaan ako, murahin nyo lang ako, mas mabuti pa. Huwag nyo na parang luhod-luhuran nyo na ako, gusto nyo akong yakapin. Sabi nga ni Kuya Val, huwag nyo akong yakapin kasi nga mabantot daw at mabaho si Kuya Val. Buti na lang nga daw ay may nagbigay sa kanya ng pabago at magpabango siya, 'di ba? Kasi nga pangit naman yung totoong yung sobrang hinahangaan, sabi ni Kuya Val. Gaya nga nangyari kay Kuya Val, sabi niya ay nagkasakit siya dahil doon sa sobrang paghanga sa kanya. Pero Kuya Val, hindi naman natin talaga maialis o maiwasan na hangaan ka ng ibang tao. Siyempre naman ay sino ba naman ang hindi hahanga sa'yo, kasi nga ay napakabait mo naman talagang tao. Kahit na hindi mo aminin pero nakikita ng tao at na-frob nila yan kung anong klaseng tao ka at ng pamilya mo. Kaya naman payo ko lang din dito kay Brother Jose, sabi nga ni Kuya Val, di ba? Hayaan na lang natin yung mga tao na yun. Kung ano ba yung narinig natin, wag na natin palakihin. Kaya nga, para na lang rin kay Kuya Bal, kasi nga, nakakaawa na rin si Kuya Bal na sobrang dami na ng kanyang iniisip. Bawal sa kanya yung mag-stress, bawal yung maraming problema, pagod na yung, tao, tapos dadagdagan pa natin. Kaya, love lang tayo. Spread the love, good vibes lang, sabi ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya sana ay mawala na yung kung ano mga isyo, kasi nga isa lang naman yung hangarin natin yung magpapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kaya kung ano man yung hindi pagkakaunawan ay sana isang araw ay magiging masaya na, para tahimik na yung buhay natin at syempre para masaya na yung lahat, lalong-lalo na si Kuya Val Santos Matubang. At magpapasko na nga ay kailangan rin natin na spread the love na lang at give. Try nating magpatawad at mag-usap ng maayos para magkaintindihan tayo. Kaya yun ang mga langga, more power, more blessings to come and Jesus love us.